Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., good afternoon sa iyo, Popoy. Itago mo na lamang ako sa pangalang Randy. 55 years old at nagtatrabaho sa isang call center bilang isang team leader. May asawa na ako at 30 years na kaming kasal. Nagkaroon kami ng 3 anak. Ang panganay namin ay 31 years old na. 18 years old lamang ang misis ko nang mabuntis ko siya, kaya pilit kaming ipinakasal ng mga magulang niya. Makalipas ang 2 taon ay nasundan nga ang panganay namin ng isang babae na ngayon ay may asawa na rin. Maayos naman ang pagsasama namin ng misis ko, Popoy. Mabait siya at maasikaso. At sa mga anak din namin ay ganun siya. Wala rin naman kaming masyadong nagiging problema sa pera. Okay na sana ang lahat, kung hindi dahil sa akin mismo. Aaminin ko, Popoy, may karupukan ako pagdating sa mga babae. Marami akong naging kafling nung kabataan ko at kahit na nga nung may asawa na ako. Hanggang sa isang beses nga ay nahuli ako sa akto ng asawa ko na may kahalikang babae sa mismong bahay pa namin. Galit na galit siya at gusto niya nang makipaghiwalay dahil hindi na raw niya ako kaya pang tiisin. Hindi ako pumayag, Popoy, at nakipag-ayos ako sa asawa ko. Nasuyo ko naman siya at naging masaya kami hanggang sa nabuo nga namin ang bunso naming anak na menopausal baby na. Nagbago naman ako simula nang dumating ang bunso naming si Lian. Pero sa paglipas ng mga taon, ay balik na naman sa dating gawi ang inyong lingkod. Totoo nga yatang ang kasabihang, old habits never die. Grabe pare, ang sakit ng ulo ko sa mga agents ko. Ano naman bang nangyari? Eh ayun, yung isa kong agent, uminit ang ulo, nataasan ng boses yung kliyente. Siyempre sumagot yung kliyente, nagmura. Ayun, binagsakan niya ng telepono. Nung tinanong ko kung bakit niya yung ginawa, napikon daw siya. Ayun ako naman. Turo mo kasi para magtinuya mga yan. Ginawa ko na nga lahat eh, pero ang hihirap pa sunurin. Gusto ko na nga lumipat ng team. Ikaw ba? Balita ko, may bagong madadagdag sa inyo. Oo nga daw eh. Ang alam ko, meron nang i-deploy next week. Naku, huwag naman sanang maganda, bata, at sexy. Sira ka talaga, pre. Eh, alam mo namang hindi ako tumatanggap ng hindi maganda, bata, at sexy. Toxic na nga itong trabaho natin. Wala pa tayong makikitang maganda. Ang hirap kasi sa'yo, pare. Pag nakakita ka ng maganda, nahihipnotize ka na. Ay, speaking of maganda, pre, hindi ka sa likod mo. Nakikita mo ba yung babae bibili ng kape? Asan? Yung nakapink na jacket? Oo, pre. Bago lang yan sa team ni Adrian. Gahanap yata ng mauupo, no? Ayahin mo na dito, pre. Ay, naku. Ikaw talaga, pero... Sige na. Pantanggal stress na rin to. Tsaka, teka, lalapitan ko lang. Hi. Hello? Sorry, hindi ako nakapagpakilala. Randy nga pala. Kayo po yung TL sa kabilang team? Ha? Kilala mo ako? Actually, nabanggit lang po kayo ni Sir Adrian kasi ang galing daw po ng team nyo. Aba, ayos yan ah. Malibre nga ang kape minsan niya si Adrian. Ang kinagamit akong pambola sa mga bagong agents para hindi matoxic sa trabaho eh. teka nga pala. Naghanap ka ba ng mauupuan? Napansin ko kasi kanina ka pa lumilingaling dyan eh. Opo, sana. Oh, good. Rika, sit with us. Si Eddie nga pala, team leader din. Anong nga ulit na yun mo?
Cassie po. Bago lang po ako dito, siguro magto 2 weeks pa lang. Hi Cassie. So, kumusta naman ang 2 weeks mo so far? Okay naman po. Hindi lang naman po ako nahihirapan mag-adjust sa graveyard shift since yung last ko po na work, ganun din yung shift ko. Eh mga calls mo, wala ka pa naman bang na-encounter na kakaibang callers? Hay nako, ang dami na nga po eh. Gusto ko lang ang bagsakan ng telepono kung hindi lang kailangan ng trabaho. Yan ang huwag mong gagawin. Kapag naiinis ka na sa kliyente mo, tingang malalim lang, bilang ka 1, 2, 3, tapos kalmado ka na ulit. Nice advice, pare. Baka mag-request na magpalipat ng team niyan si Cassie. Pero pag nag-request ka, Cassie, for sure, hindi ka tatanggihan yung si Randy. Kasi, ay, bayad tumatawag ang asawa ko. Masagutin ko lang to, ha? Huwag mong pansin yung sinasabi nun ni Eddie. Pabiro lang talaga yun. Okay lang po, wala naman po sa akin yun. Kayo po, matagal na po ba kayo dito sa company? Mga magte-10 years na rin, kahit toxic sa mga clients. Kaya nasanay na rin ako. Eh, maganda rin naman kasi ang sahod eh. Eh, ikaw ba? First work mo ba ito? Pangatlo na po. Ah, talaga? Well, you look young. Pala ko nga, fresh grad ka eh. Hindi po ah, 25 na po ako. Ha? Mabola nga kayo, sir. Hindi yun totoo, no? Maniniwala, pag binagsabi sa'yo na bolero ako, ha? Ay, teka. Alam mo kung anong masarap na kamatch ng kape mong yan? Blueberry cheesecake. At teka, bibili ako. Ah, wag na po. Nakakahiya naman po. Hindi. Okay lang yan. Ako na bahala. Antay mo lang ako, ha? Talaga, buti naman at makakauwi na. Teka, parang si Cassie yung nakatayo ito na. Businaan nga. Cassie! Sir Randy? Oh, hinihintay ka ba? Pauwi ka na ba? Halika, sabay ka na sa akin. Huwag na sir. Nakakahiya naman po. Marami naman po akong pwedeng sakyan. Oh, kailangan o kabali ka na. Sige na nga po. O, saan ba punta mo? Dadaan na lang kita. Alas 6 pa lang naman ang umaga. Wala pang traffic. Buti na lang din at di umulan ngayon kasi kahapon maaga pa lang umulan na eh. Kasi? Ano po? Sorry po. Wala kaya ata sa muda. May nangyari ba sa trabaho? Wala naman po. Ano lang, medyo masama lang po yung araw ko. Oh, ba't di mo sinagot? Baka importanteng tawag eh. Hindi no, boyfriend ko lang yon. Na hindi ko naman alam kung girlfriend pa ba ang tulad sa akin. Ah, ayun. Kaya naman pala bad trip ka. Kasi may LQ pala kayo. Eh, ang buti pa, palamig ka muna. Tingnan mo mamaya, pupuntahan ka rin niya sa bahay mo. Paano niya ako mapupuntahan? Eh, nasa ibang bansa siya. Bahala siya. Kung ayaw na niya, edi ayaw ko na rin. Oh, relax, relax. Alam mo, gutom lang yan. Buti pa, bago ka umuwi, mag-ano mo sa ka muna. Sabay na tayo. Oh, tumanggi ha, sagot ko. Basta sagot mo kwento kung bakit ka ganyan ka bad trip ha. Sige na nga. Popoy, siguro nga ay nabitin ako noong kabataan ko dahil sa biglaan kong pag-aasawa. Kaya naman hanggang ngayon ay ganito pa rin ang ginagawa ko. Gusto ko na nga sanang magbagong buhay kaya lang ang hirap, lalo na kung palagi akong may nakikitang maganda. Kagaya nga ni Cassie na bukod sa maganda na, ay ang saya pa, kakwentuhan at kahit pa parang anak ko na siya sa agwat ng edad namin. Pero syempre, kinokontrol ko pa rin ang sarili ko, Popoy. Off limits ako sa kanya dahil taken na itong si Cassie. Mahirap na. May sabit na nga ako. Pipili pa ba ako ng may sabit din? Pang good time lang din naman talaga ang inahanap ko kasi sa totoo lang,
mahal ko naman talaga ang asawa kong si Mabel. At wala na akong nakikitang iba na makakasama sa pagtanda kundi si Mabel. Mabait siya at maasikaso. Pero sa pagdaan ng mga araw, pakiramdam ko ay parabang nanlalamig sa akin si Mabel. Na ba? Ay, alas 12:30 na pala. Nagugutom na rin ako eh. Ano kayong pangalian? Love? Mabel? Nasa kaya si Mabel? Luto na kaya yon? Di pa yata siya nagsasaing. Tsaka kahit mainit at tubig, wala. Ako na nga mag-iinit. Ay, naku talaga. Diyan na yata siya. Ay, ang init sa labas. Grabe. Mabel! Oh, saan ka ba galing? Ah, gising ka na pala. Galing ako sa school ni Lian. Nagdala ako ng tanghalian niya. Ha? Anong dinala mo? Wala ka naman sinaing ah. Ah, actually, dumaan ako dun sa bahay nila mama. Eh, ayun, may paluto sila ngayon kaya dun ko na kinuha ng baon si Lian. Ah, ganun ba? Kaya pala hindi ka na nagluto dito. Pero may corned beef pa yata dyan. Ano, yun na lang tanghalian natin. Ha? Eh, bahala ka na kung anong gusto mo. Eh di magluto ka na lang. Kumain na rin kasi ko kina mama. Ha? Talaga? May dala ka ba para sa akin? Nako, sorry ha. Naisip naman kitang uwian kanina. Eh kaya lang, nakalimutan ko nang bumalik kina mama pagkagaling ko dun sa school nila Lian. Ang init kasi kaya ako nagmadali. Ah, buti na lang pala, naisip ko mag-init ng tubig. At least pagkaluto nito, makakainom akong kape. Oh, yan. Buti naman naisip mo. Akala ko talaga kasi pagkagising na pagkagising mo, eh sa labas ka na naman kakain o magkakape. Mabel, teka nga. Hindi ko gusto yung tono mo ha. Huwag mo akong simulan ha. Pagka ganitong nagugutom na ako. Oh, eh bakit sa akin ka nagagalit? Bit-bit ko ba yung kaldero sa labas ha? Ayan naman yung mga ingredients. Marunong ka namang magluto. Marunong ka namang magsaing. Ano bang akala mo? Nasa tuwing gigising ka, eh nakahain na lahat. Dami-dami mo na namang sinasabi. Iwan ko sa'yo. Ako pa ngayon yung madaming sinasabi. Lagi na nga lang ako nagtitimpi dyan sa ugali mo. O ano na naman, Mabel? Wala. Total naman, kahit ano pang sabihin ko sa'yo, hindi ka rin naman magbabago. Ano pa bang gusto mong baguhin ko? Nagagalit ka pa rin dahil doon sa nagme-message sa akin sa Facebook. Eh, sabi ko naman sa'yo, wala lang yun. Ah, wala lang. Kaya pala panay pa rin ang sensei nung hubad niyang katawan. Pictures lang yun, Mabel. Hindi ko naman papatulan yun eh. Kaya pwede ba unang paulit-ulitin yung issue na yan? Huwag kang mag-alala, Randy. Dahil dumating na yung araw na pinakahihintay mo. O, anong ibig mo sabihin? Simula ngayon, hindi na kita papakialaman. Bahala ka na sa buhay mo. Gawin mo na kung anong gusto mo, malaya ka na. Ano? Anong malaya sinasabi mo? Huwag mo sabihin mo nakikipaghiwalay ka na sa akin. Bakit? Bawal ba? Ang tagal ko nang nagtitiis sa ugali mo. Sa mga kasalanan mong paulit-ulit mo namang ginagawa. Magsosorry ka nga, pero hindi para magbago. Kundi para mabilog ang ulo ko. Tumigil ka nga, Mabel. Kumalma ka nga muna. Ano na yung sinasabi mo eh? Alam ko yung sinasabi ko, Randy. Punong-puno na talaga ako sa'yo. Bahala ka dyan! Love? Love? Ano, galit ka pa ba? Bakit ba inaayos mo yung mga unan at kumot mo? Tumabi ka nga dyan. Doon ako matutulog sa kwarto ni Lian. Love, sorry na. Sorry sa mga nasabi ko kaninang umaga. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Tsaka gutom lang talaga ako nung kaya ang init ang ulo ko. Love naman eh, huwag ka na magalit.
Hindi ko naman tinatago sa'yo na meron nga akong mga nagiging babae, pero hanggang doon lang yun. Wala naman akong sineryoso kahit isa sa kanila. Bali, ikaw lang talaga ang mahal ko. Ewan ko sa'yo, Randy. Ilang taong mo na akong nadadala dyan sa mabubulaklak mong salita. Ayoko nang maniwala dyan. Ay, please naman, sorry na. Huwag mo nga akong yakapin. Doon ka nga. Paano kung sabihin ko sa'yo may iba na ako, ha? Ano? Ano ibig mong sabihin? Na paano kung may iba na akong lalaki? Pero kahit naghahalikang kami, hindi ko siya siniseryoso kasi ikaw ang mahal ko. O paano? Anong gagawin mo doon? Mabel naman eh. Baka naman, iba rin ako. Paano tayo nagkaiba? Porket ba lalaki ka, ikaw lang may karapatang maghanap ng iba na pampalipas oras? Pero pag ako ang gagawa, magagalit ka? Mabel, ano ba? Anong-ano ba? Sinabi ko naman sa'yo, tapos na ang araw na magtitiis ako sa ugali mo. Malaya ka nang gawin kung anong gusto mo at malaya na rin akong gawin kung anong gusto ko. Tabi! Ba naman yan? Kakainis ka na eh! Ay, sigasi naman, tumatawag. Itong timing naman to eh. Oh, hello? Hello? Sorry, wrong timing yata yung tawag ko. Hindi, okay lang. Ano ba yun? Sigurado ka bang okay ka lang? Para kasing naiinis yung tono mo eh. Hindi naman, medyo wala lang ako sa mood. Ewan ko. Sorry, medyo bad trip talaga ako eh. Okay lang, ano ka ba? Magsabi ka lang kung kailangan mo ng kausap. Wala naman akong pasok ngayon. Kung gusto mo, pwede kang magkwento, magdamag o kape tayo mamaya. Sige nga. Sama mo ako magkape mamaya ha. Salamat kasi ha. Ano ka ba? Wala yun. Sige, kita tayo mamaya. Popoy, unti-unti na ngang may nag-iiba sa misis kong si Mabel. Kapag ka sinasabi niya na may iba na siya, hindi ko alam kung dapat na ba akong maniwala o hinahamon niya lamang ako. Kapag kasi nagalit ako, isusumbat niya na naman daw kung bakit daw ako magagalit, ginagaya niya lang naman ang nagawa ko sa kanya noon. Siguro, ginagawa ito ni Mabel para pikunin ako dahil napuno na siya sa akin, pero kahit na, masyado namang masakit sa pagkalalaki ko yung ginagawa ni Mabel. Kaya lang, sabi nga ni Eddie, kasalanan kung bakit nagkakaganyan ang asawa ko. Ang hirap, Popoy. Pag ganito pa namang may problema kami mag-asawa, lalo akong naghahanap ng atensyon mula sa iba. Minsan, hindi ako dumidiretso sa pag-uwi sa bahay at tumadaan ako sa chicks ko. Wala lang. Gusto ko lang na may karamay. Doon lang kasi ako o doon lang kasi napapahinga ang utak ko sa kaiisip nang sobra-sobra. Hello? Oh, ano? Sama yata gising ng baby ko ah. Sungit naman natin. Sorry na baby, di ba sinabi ko sa'yo may emergency sa bahay kaya hindi ako nakasipot nung date natin? Pero kahit na, hindi mo naalala na first monster natin. Ha? Ano ka ba? Siyempre, naalala ko yun. Kaya nga may regalo ko sa'yo eh, for delivery na dyan sa boarding house mo. Talaga? Ay nako, kung hindi lang kita love. Ay, huwag ka nakasipot nampo sa akin. Pwede ba akong bumisita sa'yo mamaya? Oo na nga. Basta ba, yung regalo ko. Huwag mo kakalimutan. Oo na nga. Sige na, patapos na yung break ko. Bye!
sasabihin sa'yo. Hindi nga ganun yung nangyari. Ano hindi mo maintindihan? E paano mo ako maiintindihan kung hindi mo ako pinapatapos? Ang tagal-tagal na natin, hanggang ngayon ba nagsiselos ka pa rin dun sa ex ko? O bakit? Talaga naman ah. Sa akin ba nakarinig ka nung nalaman ko na pupunta din dyan sa Dubai yung ex mo? Sabi mo magtiwala ako sa'yo. Nagtiwala ako sa'yo ah. Tapos ngayon ikaw, sa isang picture lang nagkakaganyan ka na? Bahala ka. Ewan ko sa'yo. Ah, ano ba yan? Kainis! Pwisit, naiwan ko pa yata yung lighter ko. Oh, kailangan mo lighter. Sir Handy? Oh, yan. Sindihan ko na. Init ang ulo ah. Ano, nag-away na naman kayo? Ewan ko sa kanya. Napakasiloso masyado. Akala ba niya siya lang yung nahihirapan? Ako rin naman ah. Lagi ko siyang naiisip kung kamusta na siya doon. Mahal pa ba niya ako? Ay, naku, ewan. Eh, ganyan talaga pag LDR. Wala kang ibang pwedeng gawin kundi magtiwala unless gusto niyo nang bumitaw. Ha? Ewan ko sa kanya kung gusto niya nang makipaghiwalay. Pero ang kapal naman ng mukha niya kung sa kanya pa manggagaling, wala naman akong ginawang ikakagalit niya. Kaya nga minsan, mas okay pa yung gawin ka nalang masama. Pagdudaan ka man, at least sumaya ka naman, di ba? What? Sir naman eh. Kita mong seryoso ako dito mag-rants, tapos ganyan yung i-advise nyo. Kakainis ka naman, Sir Randy eh. Ano ba, wag mo na nga kasi akong tawagin Sir Randy, lalo na kung tayong dalawa lang naman. Ako naiilang sa'yo eh. Feeling ko parang tanda ako na masyado. Eh, totoo naman po kasi, matanda ka na po. Oo na, ako na matanda. At ikaw naman, batang-bata ka pa. Kaya dapat i-enjoy mo yung buhay mo. Huwag mong sayangin yan. Kakapaliwanag dyan sa boyfriend mo na ayaw naman maniwala sa'yo. Ay, oo na. Kumusta ka na pala? Okay na kayo ng misis mo? Ewan ko. Siguro. Eh, sa akin naman, hanggat hindi siya nag-aalis sa balutan sa bahay, iisipin ko, nagtatampururot lang siya. Pasalubungan ko na lang siya ng mga satos bukas. Satos welde. Sana all, sinusuyo kapag may away. Ano ba yung sana all yan? Kapatahan talaga ngayon, ang daming pauso. Pag sinabi mo kasi yung sana all, ibig sabihin gusto mo rin mangyari sa iyo yung nangyayari doon sa ibang tao. Basta, parang ganun. Alam mo, mabuti pa. Alam ko na, mamaya pagkatapos ng shift natin, kape muna tayo o breakfast. Huwag na, umuwi ka na lang sa inyo ng maaga. Ay nako, nakakatamad na nga umuwi sa bahay. Sige na, sama ko na ako mamaya ha. Ano mo yatang nakababa dito sa parking lot? Sorry na, pinauna ko lang makaalis yung mga kasama ko. Baka po kasi makita nilang sumakay ako sa kotse mo eh. Oh, eh ano naman? Iniiwasan ko lang baka mamaya machismis ka dahil sa akin. Ha? Hindi yan, ano ka ba? Wala naman tayong ginagawang masama. Tsaka alam naman nilang mahilig ako man libre. Lalo na sa mga agents na may problema sa puso. Talaga ba? Pero thank you na rin sa pakikinig at pag-a-advise mo sa akin. Okay lang yan. Ikaw rin naman. Pag ako naman may problema, nakikinig ka rin naman sa akin. Kaya, quits lang. Kaya nga, sana maging okay na kayo ng misis mo. Ewan ko ba? Ang totoo niyan. Kaya nga kita inaya magkape kasi gusto ko nang kausap. Paano, yung misis ko, parang patagal ng patagal, palamig na sa akin. Hayaan mo na muna siya, baka may pinagdadaanan lang din. Timingan mo na lang para makausap mo ng maayos. Mukhang ganun na nga lang. Huwag ka nang malungkot. Kung ano man yung napagtalunan nyo, magiging maayos din yan. Oo, kasi. Bakit may nawakan yung kamay ko? Kapag ako nasanay dyan, baka humingi na rin ako ng yakap. Yakap lang naman pala eh. Walang problema. Gusto mo na ba ngayon? Mga bago mo nga akong tuksoy ng ganyan. Huwag namang marupok ako sa ganyan. Ganyan pala yung itsura ng marupok. Ang cute. Tumigil ka na nga. Pag ikaw, hindi ka pa tumigil niya. Halikan talaga kita. Weh, di nga. Ewan ko sa'yo, tara na. Ano, mga hamon tapos di magagawa? Magaling ka lang pala sa salita eh. Pero tumutupi ka naman. Ano ba yan ang corny mo? Duwag ka pala. Sorry. Huwag kasing kulit mo eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Galit ka ba? Kasi
Popoy, hindi na kami nakapagkape ng araw na yun. Dahil sa motel ang naging ending namin ni Cassie. At ibang klaseng ligaya ang naramdaman ko ng mga oras na kapiling ko si Cassie. Para akong bumata ng 20 years, ibang-iba siya sa lahat ng mga nakasama ko sa kama. Pagkatapos nga naming gawin ang bawal na yun, ay naisip ko na siguro nabigla lamang si Cassie, kaya niya ako pinatulan. Nagsorry ako sa kanya. At inamin niya naman sa akin na sobrang nahihirapan daw siya sa pag-iisip sa problema nilang mag-boyfriend. Magulo daw talaga ang utak niya, kaya sumama siya sa akin. Humingi rin naman siya ng sorry sa akin. At ang sabi ko naman, walang kaso sa akin yun. Pagkatapos nga ng pangyayaring yun sa amin, ay lalo pa kaming naging close ni Cassie. Madalas na kaming magtawagan at sabay na kaming kumain. Hanggang sa, ewan ko ba, pero kapag may isang nagkakaproblema sa aming dalawa, ay maghihingahan kami ng sama ng loob, tapos sa kama pa rin ang ending. Popoy, nakaka-addict kasi si Cassie. Hanggang sa parang automatic na lamang na naging friends with benefits kami. Isang ugnayan na hindi na rin naman bago sa akin. Wala namang mawawala sa akin, kaya go with the flow na lamang ako sa kung anong mangyayari sa amin ni Cassie. Ang mahalaga ay masaya ako kapag kasama ko siya. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Sino? Popoy, sa paglipas nga ng mga araw at buwan na magkasama kami ni Cassie, ay parang lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Yung dating go with the flow na mentality ko ay naging seryoso na para sa akin. Ibang klaseng attention kasi yung ibinibigay ni Cassie, at sa totoo lang, ibang klase rin yung ligaya na ipinagkakaloob niya. Hanggang sa napag-usapan na nga namin na seryosohin na ang relasyon naming dalawa. Nakipaghiwalay na ako sa lahat ng mga ka-fling ko. Masaya kami ni Cassie habang lumilipas ang mga buwan. Kahit patago ang relasyon namin, ay pinararamdam ko naman sa kanya na mahal ko siya. Nararamdaman ko rin naman na mahal niya ako, dahil sabi nga niya ay hihiwalayan na rin niya ang boyfriend niya. Bilang millennial nga itong si Cassie, ay mahilig siyang mag-post sa Facebook na kung iisipin ay parang may double meaning. Minsan tuloy ay nasasabihan ko siya na kung gusto niyang magtagal ang relationship namin, ay mag-ingat kami dapat pareho. Minsan nararamdaman kong naiinis siya, pero alam ko namang nauunawaan ni Cassie ang sitwasyon namin. Babe, halika. Tikman mo itong niluto kong sinigang. Oh, mainit pa. Tikman mo muna. Mmm, ang asim. Ano, ayos ba? Mmm, pwede. Kasing-asim muna eh. Baliw! Kaasar to. Ano nga kasi, kamusta? Oo na, okay na. Nag-i-improve ka na sa pagluluto. Ay, salamat. Buti naman at nagbunga rin ang kabababad ko sa YouTube. Ang totoo niyan, pinag-aralan ko talagang lutuin yung sinigang para sa'yo. Talaga? Bakit naman? Wala. Gusto ko lang magbigay ng something in return. Ha? Huh? Eh, para saan? Eh, wala naman akong hinihingi sa'yo. Alam ko, pero kasi syempre, simula nung pinasok natin tong relasyon na to, ikaw yung laging lamang sa pagbibigay. Oh, eh ano naman? Hindi ko naman yung sinisingil sa'yo. Hindi nga. Hindi mo naman nagigets yung pinupoint ko eh. Ang ibig ko lang sabihin, gusto lang din kitang mabigyan ng something na makakapagpasaya sa'yo kahit simple lang. Kaya niyang pinagluluto kita. Ah, okay. Sorry, akala ko kasi napapressure kita eh. O siya, maupo ka na dyan sa mesa at maghahain na ako. Pero bibili pala muna ako ng yelo sa labas, ha?
Teka, kay Cassie yata yung nagre-ring ng phone. Ha? Sino kaya yun? Teka, ma-check na. Teka, picture niya alam to ha? Ito yung ex niya. Oh, ba't kaya tumatawag pa to sa kanya? Ay naku babe, gutom na nga yata talaga ako. Bibili ako ng yelo sa tindahan pero nalimutan ko naman yung wallet ko. Oh, ang tahimik mo yata. Bakit? Wala. Si Alan kasi nakita akong tumatawag sa'yo. Ha? Pinakikialaman mo ba yung cellphone ko? Oh, eh, bakit parang nagagalit ka? Tsaka, bakit ba tumatawag pa sa'yo yung lalaki yan? Ano, mag-uusap pa ba kayo ng ex mo? Kumain na nga lang tayo. Sagutin mo muna yung tinatanong ko. Nag-uusap pa ba kayo ng ex mo? Ano ba, Randy? Ayos-ayusin mo yung tono mo, ha? Baka si. Nagtatanong lang ako. Huwag mong hintayin magalit talaga ako. Oo, hindi lang ang sagot. Ano ba, Randy? Tigilan mo na nga yan. Nag-uusap pa ba kayo ng ex mo? Ha? Ano? Sagot! Oo na! Oo na, nag-uusap pa kami! Oh, bakit? Ano pa bang rason para mag-uusap kayo? I-break na kayo, di ba? Hindi ako nakipag-break sa kanya. Kami pa rin kaya hindi ko pa siya ex. Teka nga kasi, naguguluhan ako eh. Akala ko ba nag-usap na tayo na makikipag-break ka na dyan sa ex mo? Tapos ngayon malalaman ko, kayo pa? Ano kasi, niloloko mo ba ako? Bakit, Randy? Ganyan din naman yung ginagawa mo sa akin. Niloloko mo lang din naman ako. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman ah. Kapag hindi tayo magkasama, sinong kasama mo? Yung misis mo, di ba? Sabi mo mahal mo ako pero nung tinanong kita kung mahal mo yung asawa mo, hindi ka makasagot. Ano? Diba niloloko mo rin ako, Randy? Magkaiba naman tayo eh. Mas komplikado yung sitwasyon ko kesa sa'yo. May asawa at mga anak ako. Hindi naman pwedeng sirayin ko yung pamilya ko para sa atin. Ah, edi lumabas rin yung totoo na selfish ka. Ang gusto mo, makuha mo ako pero gusto mo, hawak mo pa rin yung pamilya mo. Sabi ko na nga be, wala talagang patutunguhan tong relasyon na to. Kasi naman. Diba pinag-usapan naman natin to, diba? Sabi ko naman sa'yo, kailangan ko pa ng panahon. Hindi ko basta-basta pwedeng iwan yung lahat. Ang sabi mo, mahal mo pa yung asawa mo. Kasi hindi nga kasi ganun eh, mahal kita. Kung hindi lang komplikado yung sitwasyon natin, pakakasalan pa kita. Pero eh, hindi ganun eh. Kaya sana intindihin mo din ako. Huwag mong hingin sa akin yung hindi mo kayang ibigay. Ang gusto mo, intindihin kita. Eh ako ba? Iniintindi mo? Alam mo ba yung pakiramdam ng itinatago? Yung kinakahiya? Siguro nga mali ko rin na pumahig ako sa ganitong klase ng setup at mali-mali na minahal na kita. Mahal din naman kita. Ang hinihingi ko lang sa'yo oras. Ayusin ko lang yung lahat ng to tapos magsasama na tayo. Talaga? Kaya mong iwan yung pamilya mo para sa akin? Kaya mong makitang lumaki si Lian na hindi ka kasama? Oh, eh huwag mo namang idamay sa usapan si Lian. Bakit hindi? Randy, nahihirapan ako sa sitwasyon natin. Kasi kahit sinasabi mong mahal mo ko, hindi ko naman maramdaman na may patutunguhan to. Ang lakas mong hingin sa akin na makipaghiwalay ako sa boyfriend ko samantalang ikaw, hindi mo naman kayang iwan ang pamilya mo para sa akin. Kasi naman! Tama na, Randy. Tapusin na lang natin to. Nagsusumbatan na lang din naman tayo eh. Ayoko. Hindi ako papayag. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Umalis ka na! Kasi naman, pag-usapan natin to, please. Tama na sabi eh! Ano ba? Kasi... Tama na, Randy. Saka mo na ako kausapin kapag kaya mo na akong piliin. Popoy, nakipag-break nga sa akin si Cassie. At sobra akong nasaktan sa nangyari sa aming dalawa. Hindi ko naisip na biglang-bigla siyang makikipaghiwalay. Sabi ng kaibigan kong si Eddie, baka raw may nakakapag-advise kay Cassie na huwag pumayag sa klase ng relasyon na meron kami dahil dehado nga naman siya. Siguro din daw ay matagal na niyang kinikimkim yung sama ng loob at ngayon lang niya talaga na ilabas. Pero ano't ano pa man ang dahilan, biglaan niyang pakikipaghiwalay sa akin ay nasaktan talaga ako ng sobra. Hindi ko akalain na sa edad kong ito ay ma-heartbroken pa ako, Popoy. Kahit na 6 na buwan pa lamang kami ni Cassie, alam kong minahal ko siya. Yung klase ng pagmamahal na ayokong basta-basta isuko. Pero naisip ko rin siguro tama nga siya
selfish ako dahil ang laki ng hinihingi ko sa kanya kapalit ng mga salitang basta masaya tayo. Pero wala naman talagang patutunguhan. Ang gulo ng isipan ko noon, alam kong ang pakikipaghiwalay sa kanya ang tamang gawin, pero hindi ko na kayang tiisin na hindi siya kausapin lalo pa at araw-araw ko siya nakikita sa aming trabaho. Hanggang isang araw nga, ay napilit ko siyang makipag-usap ulit sa akin. Thank you nga pala kasi at pumayag ka makipagkita sa akin. Pumayag lang naman ako kasi ang kulit-kulit. Ano bang sasabihin mo? Umorder muna kaya tayo. Ano ba gusto mo? Huwag na. Wala naman akong planong magtagal kaya pakibilisan na kung ano man yung gusto mong sabihin. Sabihin mo na at masasayang na mga oras mo. Kasi alam ko nasaktan kita sa mga nasabi ko sa'yo at sorry kung naging selfish ako. Sa maniwala ka man at sa hindi, kasi minahal kita. Eh bakit naman ganyan yung reaction mo? Sa loob ng 6 na buwan, hindi mo ba naramdaman na minahal kita? Ramdam ko na mahal mo ako, pero nasasaktan ako sa tuwing naiisip ko na kahit kailan, hindi mo ko kayang piliin. At kahit kailan, hindi mo ko kayang ipagmalaki. Kasi naman, siguro naman darating din yung araw na mangyayari yan, pero hindi sa ngayon. Kailan pa darating yung araw na yun? Mauuna pang magsawa ka sa akin bago mo ako pidiin. Hindi yan totoo. Simula nung sineryoso kita, wala na akong ibang naging babae. Alam mo yan? Kasi maniwala ka naman sa akin, oh. Sige nga, Randy. Kung maniniwala ako sa iyo ngayon at sasabihin kong mahal rin kita, ano na mangyayari sa atin? Magbalikan tayo. Masaya naman tayong magkasama, di ba? Sapat na ba yun? Ano bang patutunguhan ng relasyon na to? Ano bang kaya mong isakripisyo para sa akin? Kasi, alam mo kasi, sa mga ganyan mong reaksyon ako pinaka nasasaktan, Randy. Niminsan sa buhay ko, hindi ko pinangarap maging kabit. Pero hindi ko alam kung ano nangyari sa akin at pumahig ako sa isang bagay na mali naman talaga, umpisa pa lang. Kasi? Nasasaktan ako kasi mahal na rin kita eh. Pero ayoko ng sitwasyon na meron tayo. Mahal kita kasi. Kaya sige na, ayusin natin to. Paano nga natin aayusin to? Ako lang ba yung dapat laging magtiis? Ha? Hindi sa ganun. Ewan ko, hindi ko na rin alam. Ang alam ko lang, ayoko mawala ka sa akin. Kaya please, makipagbalikan ka na sa akin. Huli na ang lahat. Nag-propose na sa akin si Alan. Ano? Anong sinabi mo? Pagbalik niya dito sa Pilipinas, magpapakasal na kami. Pero sabi mo, mahal mo ako. Mahal nga kita, pero nasasaktan naman ako sa mga ginagawa mo. Si Alan, kaya niyang ibigay sa akin yung kinabukasan na kailangan ko. Kaya niya akong bigyan ng mas magandang buhay na hindi nakatago. Kaya niya akong ipagmalaki kahit kanino. At sigurado akong nag-iisa ako sa buhay niya. Eh, ikaw, Randy. Kaya mo bang ibigay sa akin yun? Di ba hindi ka makasagot? Dapat talaga hindi na ako nakipagkita sa iyo ngayon eh. Nasayang lang yung oras ko. Tapos na tayo. Kasi, teka sandali naman. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Huwag na huwag mo na akong kakausapin dahil ayoko na sa'yo.
Cassie! Buksan mo yung pinto! Randy? Anong ginagawa mo dito? Papasukin mo muna ako, mag-usap tayo! Teka nga, Randy. Nakainom ka ba? Konti lang. Pero alam ko sinasabi ko at ginagawa ko, Cassie. Ano? Talaga ba magpapakasal ka na dyan sa boyfriend mo? Ano ba, Randy? Tapos na yung usapan na yan. Cassie, alam kong mahal mo ako. Alam kong gusto mong piliin ako. Alam kong kaya ka magpapakasal sa lalangin yan para malimutan lang ako. Ano ba, Randy? Hindi ganun yun. Huwag ka na magsinungaling. Cassie, please huwag ka magpakasal sa kanya. Akong piliin mo. May naipon na ako sapat na pera. Basta bigyan mo lang ako ng 3 buwan at alis na tayo sa Pilipinas. Pupunta tayo sa Singapore. Mamuhay tayo doon ang tayong dalawa lang. Ano ba yung sinasabi mo, Randy? Lasing ka lang. Hindi nga ako lasing eh. Alam ko sinasabi ko. Hindi ko kaya mahiwalay sa'yo. Ngayon ko lang ulit naramdaman kasi yung ganitong klaseng pagmamahal kaya hindi na kita pakakawalan. Please, huwag kang pumayag magpakasalo. Kung aalis tayo sa Pilipinas, iiwan mo ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, si Lian. Oo. Handa na ako. Sa tingin ko naman, maunawaan din nila pagdating na panahon ko bakit ganito yung nagawa ko eh. Pero Randy. Kasi huwag ka na masyadong mag-isip. Sigurado-sigurado na ako sa desisyon ko na to. Kaya please lang, huwag ka magpakasal sa kanya. Please. Randy. Please kasi. Tayo na lang mag-isama, please. Popoy, wala akong ibang nasa isipan noon kundi ang makuha ang tiwala ni Cassie sa kahit na ano pang paraan. Bahala na. Pero alam ko talaga sa sarili ko na mahal ko siya at ayokong mawala siya sa akin. Nag-usap nga kami ng masinsinan. At ang sabi niya ay bigyan ko rin daw muna siya ng konti pang panahon bago makipag-break kay Alan. Ang gusto niyang mangyari ay si Alan na lamang yung magsawa sa pagiging cold niya. Sabi niya kasi mas gusto niyang magalit na lamang si Alan sa kanya kesa naman sa masaktan niya ito. Naiintindihan ko rin naman si Cassie dahil 5 years din silang magkarelasyon ni Alan. Ako naman kahit papaano ay naging cold na rin ako sa aking asawa. Unti-unti ay pinaghahandaan ko rin yung buhay ko pagtanda na hindi siya kasama. Mukhang mahirap pero kailangan kong gawin para sa amin ni Cassie. Ang problema lamang, Popoy, yung dati kong cold at masungit na misis ay parang naging maasikaso ulit. Bago ako umalis ng bahay ay pinaghahandaan niya ako ng aking babaunin. Palagi na rin niya akong hinihintay na kumain. Araw-araw na rin ang pag-ulan ng mga I love you at goodbye kisses mula kay Mabel. Na para bang bumalik na siya sa dati matapos ang mahabang panahon ng pagkakaroon ng matinding toyo. Hi, love. Good morning. Si Lian. Nasa school na. Teka, love. Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Magbihis ka muna tapos kumain na tayo. Hindi, busog ako. Ganun ba? Eh, kumusta ka ba? Masakit ba ang ulo mo? Gusto mo masayihin kita? Wag na. Matutulog na lang muna ka. Ah, sige. Ayusin ko na muna yung higaan mo para komportable kang matulog. Nga pala, di ba rest day mo ngayon? Oo. O bakit? Wala lang. Gusto mo bang mag-movie night tayo mamaya? Parang ang tagal na kasi natin hindi yun nagagawa eh. Bahala na. Ay, at
At nga pala, malapit na yung family day sa school ni Lian. Sana makapag-leave ka nun. Ha? Kailan nga ba yan? Sa susunod na linggo na. Ako, di ko sigurado kung makakapag-leave ako nun. Medyo madami kaming inaasikas ngayon eh. Ganun pa? Sayang naman. Alam mo namang taon-taon na excited si Lian sa family day, kaya saan na talaga mapagbigyan mo yung bunso natin? Sige, ano, titignan ko. Sana magawa ko na paraan. Ayan, mabuti naman. Thank you, love, ha? Sige na. Tulog muna ako. O, sige. Matulog ka na muna. Maglilinis lang din muna ako dito sa bahay. Sino pala ng ating gabi? Nauuaw na ako. Pakinom nga muna ng tubig. Mabel? Love. Bakit bumangon ka? May masakit ba sa'yo? Wala naman. Nauuaw lang ako. Ganon. O siya, halika. May tubig dito. Ano ba yan? Gabing-gabi na. Nanonood ka pa ng pelikula. Diba sabi ko sa'yo, mag-movie night tayo. O tubig mo. Uminom ka muna. Salamat. Actually, kanina, gusto talaga kitang gisingin para sana sabay tayong manood. Eh kaso nga, tulog na tulog ka. Naisip ko baka pagod ka rin talaga sa trabaho, kaya hinayaan na lang kita. Ganun ba? Ano, matatapos na ba yung pinapanood mo? Medyo. Pero alam ko rin naman ang ending niyan. Hindi sila magkakatuluyan ng kabit niya. Ha? Ang dami na kasing spoiler niyan sa Facebook, kaya alam ko na. I-off ko na lang muna yung TV, ha? Gusto ko rin kitang makausap eh. Love. Oh. Alam ko nitong mga nakaraang buwan eh, medyo naging cold ako sa'yo. Nagkaroon ako ng maraming pagkukulang bilang asawa mo. Sige na, matutulog na ako. Teka, hindi pa ako tapos. Ano pa masasabihin mo? Alam ko yung tinatago mo. Ano? Ano yung tinatago? Alam kong hanggang ngayon may ibang babae ka pa rin. Ha? Ano ba sinasabi mo? Okay lang. Hindi mo na kailangang magalit. Hindi mo na rin kailangang magpaliwanag. Gusto ko lang sabihin, kahit may iba ka, tanggap kita. Ano? Marami na tayong pinagdaanan. Aaminin ko, maraming beses mo na akong nasaktan. Maraming beses mo na ring sinubukang bumitaw. Pero sa huli, nagigising na lang ako na ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Mahal nga siguro kita. Love, sana maayos pa natin yung relasyon natin. Ramdam ko naman na may pagmamahal dyan sa puso mo para sa akin. At sapat na yung dahilan para kumapit ako. Mabel. Isa pa, love. Ayoko rin lumaki si Lian na watak-watak tayo. Hindi ko kayang ipagpalit yung ngiti sa labi niya sa tuwing nakakasama niya tayo. Love, ayusin natin to, please. Handa akong magpatawad ng paulit-ulit alang-alang sa pamilya natin. Sana ikaw rin. Pero kasi, Mabel, hindi mo na ba ako mahal? Hindi sa ganun. Kaya lang. Okay na yan. Sapat na yung sagot mo. Love, sana maalala mo yung pinagsamahan natin. Yung mga pinagdaanan natin simula nung umpisa hanggang sa mga oras na to. Sabi nga nila, ang buhay mag-asawa, hindi laging masaya. Pero ang mahalaga, inuunawa niyo ang isa't isa at hindi basta-basta bibitaw. Mahal kita, Randy. Mahal na mahal. Bakit naman ganun, Popoy?
kung kailan nakapagdesisyon na ako na piliin yung sa amin ni Cassie ay saka naman nakipag-ayos ang asawa kong si Mabel. Pero sa totoo lang, simula nung nagkaseryosohan kami ni Cassie ay parang unti-unti na rin akong naglaho o unti-unti na rin naglaho yung pagmamahal ko para kay Mabel. Kahit magkasama kami sa bahay ay hindi na katulad ng dati ang nararamdaman ko para sa kanya. Parang umuwi na lamang ako dahil sa mga anak namin at lalo na nga sa anak naming si Lian. Alam kong naging masama na akong asawa. Pero magiging masama rin ba akong ama kung iiwan ko si Mabel at magsasama na kami ni Cassie? Mahal ko na si Cassie pero ayoko namang lumaking walang ama si Lian. Popoy, ano bang dapat kong gawin? Sana ay mabigyan ninyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang ang liham kong ito. Maraming salamat sa inyo at sa pagbabasa ng kwento ko. More power pa para sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Randy. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR. Sino? Hindi sa ini-encourage ko, no? Ang mga katulad ni Kuya Randy at si Kuya Randy mismo na hiwalayan mo na yung asawa mo, kawawa na eh. Pero kung ganun na lamang din talaga, di ba? Kung hindi mo na nga mapipigilan yung sarili mo na, can you, ganito lang yan para sa akin, ano? If you can promise yourself na kung pipiliin mo si Mabel, ang asawa mo, nasabihin na natin subok na ng panahon, diba, na minahal ka talaga, hindi ka tinalikuran kahit kailan, nagtampo, nagalit, which is part of being a married couple. Ayan, parte yan eh. Diba, mga phases yan na kailangan nating pagdaanan. Oo, ay hindi mo na siya lolokohin. Diba, simula ngayon, hindi mo na siya lolokohin. Hindi ka na maghahanap ng pag-aaruga ng atensyon, lalong-lalo na. Na manggagaling sa iba. Okay, batiin ka niya, purihin ka niya, anong tawag mo rin, pagsilbihan ka nitong si Ate Mabel or medyo makalimutan ka niyang pagsilbihan. Alam mo, Randy, ang sa tingin ko, medyo kinulang ka rin sa atensyon sa, para sa sarili mo. Diba, sometimes we think of ourselves as very important persons. Diba? Ang tingin natin, mga VIP tayo na kapag hindi natin nakuha yung tamang atensyon that we think we deserve, ay parabang nababaliwala tayo. Diba? Alam mo, feeling ko, doon ka. Doon ka unti-unting nilamon ng kawalan ng gana sa pagmamahal dito sa asawa mong si Mabel. I mean, eto na. Diba? Bakit ka malilito ngayon kung sino sa kanila ang pipiliin mo, Randy? Diba? Bagaman na medyo mabigat pa rin para sa'yo, kumbaga, kung titimbangin between Mabel na asawa mo at si Cassie na bago mong minamahal, bakit ka biglan nalito nung sila ay, lalo na si Mabel, nung naging malambing siya ulit sa'yo, nung nakausap ka niya ng masinsinan? Kasi alam mo, kung sinasabi mo na nakapag-desisyon ka na, nasasama ka na kay Cassie at wala ka na maramdaman kay Mabel, why would you even consider pa yung pag-uusap nyo ni Mabel in the first place? Diba? Bakit mo pa iisipin yun? Bakit mo pa po problemahin yun? Kasi alam mo, kung hindi mo na talaga mahal yung tao, kung sa tingin mo ay hindi na talaga kayo magkakasundo, wala na. You will just let go of everything already. Diba? Hindi mo na nga susubukan pang ikwento yan sa isang kaibigan kasi wala ka na nararamdaman talaga. Kumbaga sa ulam, hindi mo nagustuhan yung lasa ng isinerve sa'yo. Ito yung kahit gutom na gutom ka, pwede mo nang iwanan. Diba? Pero hindi eh. Parang meron ka rin inaasahan. Parang bigla kang nagulat na, sandali, malambing pa rin siya, mahal niya pa rin ako, you are willing to reconsider. Diba? Reconsider yung pagbabalik nung sweet,
caring, yung mapag-aruga at maasikaso mong misis. Diba? Why? Oo, kasi ako talaga medyo magulo yung kwento mo, Randy, ano? Pero alam mo, ikaw, I'm sorry ha, pero papansin ka. Ikaw yung tipo ng karelasyon na kapag ka hindi mo nabati na ang gwapo mo ngayon or ang ganda mo ngayon, kapag ka hindi mo nabigyan ng compliment sa mga ginawa mo, ay, ang sipag mo naman, maraming salamat sa grocery, salamat, meron tayong bayad sa kuryente, yung ganyan. Kung ganyang klasika ng karelasyon, napaka-immature mo pala, Randy. I mean, no wonder, di ba, hindi na ako na-surprise. Hindi na ako na-surprise na ikaw ay immature sa parting yan, na ikaw ay KSP. Kulang sa pansin. Papansin, kulang sa atensyon. Kasi alam mo, sabi mo nga sa amin, ano, malalaki na yung mga anak ninyo, meron kayong special child, di ba? Menopausal baby na kailangan nga ng special attention, itong kayo ni Yamabel, alam mo naman, na syempre, sino ba ang uunahin? Sino ba ang aasikasuhin? Diba? Dapat yung bata muna at yung iba pa mga aspeto sa buhay ninyo. Pero kanina, yun lang wala kang makakain, ganyan, di ka na inaasikaso, nagtampo ka na sa asawa mo. Diba? Pero ikaw, yung ginagawa mo, diba may pakapika-pika pa kasama yung ibang babae? Alam nga ng asawa mo na meron kang ibang babae dati. Diba? Sumama loob niya pero pinatawad ka, sinamahan ka pa rin niya. Diba? So, sino ngayon ang nagsiseek ng attention? I think you're loving the attention that you are getting. Diba? Kahit na positive yung, kasi minsan ganyan tayo eh. Oo, kung lalaliman ninyo ang pagtingin, kapag ka hindi ka nakakakuha ng mga positive na mga compliments, diba? Minsan gagawa ka ng paraan para makuha yung attention ng isang tao, magpapapansin ka, sabi mo, pangit, pangit, ganyan. O kaya, titisurin mo yung tao, which is not good, di ba? Para kang bata. Pero, nakuha mo, ang aim mo dito is makuha yung atensyon ng tao at si Mabel yun. Di ba? Alam ko na you're really longing for Mabel's attention. Yun yung, na kapag ka nalingat siya at may iba siyang ginawa, hindi ka nalambing, hindi ka nakausap, nagtampo sa'yo, hindi ka sinuyo, ganyan. Alam mo, medyo wag mo masyadong bigyan ng importansya or wag ka masanay. Tayo ha, mga kapamilya, wag tayong masanay na very important person tayo. The mere fact na tayo ay pinili ng ating mga asawa is because we are the VIPs para sa kanila mga buhay. Ganun yun. Ngayon, kailangan mas maging malawak yung pangunawa mo. Kung sakaling darating yung mga panahon na hindi ka nabibigyan nung atensyon na ine-expect mo. Diba? Ikaw naman ang magbigay doon sa partner mo nito. Diba? At syempre, diba kapag binigay mo yan, mararamdaman mo yung appreciation. Diba? And through that appreciation na ibabalik sa'yo yung ine-expect mo. Pero kung ikaw yung receiver lamang sa isang relationship na parang gusto mo ikaw lagi yung bida, hindi ka lang kinausap, hindi ka lang pinansin, hindi mo na ako mahal, no? Yung mga ganun kang komento sa asawa mo, I'm sorry. Pero at 55 years old, sabi ko nga sa inyo, no? Ewan ko, sa story yata natin last week, maturity doesn't come with age. Okay? Dahil yung iba, tumatanda ho talagang paurong. Katulad dito si Kuya Randy, you are 55 years old. For goodness sakes, meron ka ng anak. Meron ka ng anak na meron ng asawa. Oo, tapos ganyang kapakababaw mag-isip. But it's never too late to learn, diba, these new things na about yourself, especially, diba, hindi pa huli ang lahat, diba, para ma-discover mo itong mga bagay na maano pala ako, no? Papansin pala ako sa asawa ko. Ngayon na may nagbibigay sa akin ng attention galing sa ibang tao, tsaka ko lang na-appreciate na yun pala yung kinukulang sa atin. Minsan ganyan. Oo, kasi yung araw-araw mong kasama, yung sinasabing ganun, sanay na, familiar na kayo sa isa't isa, medyo nagme-mellow down yung pagbibigay nyo ng compliment sa isa't isa. Pero, sabi ko nga, natural. Dahil marami na kayong ibang inaasikaso. But also, it's not an excuse para naman ikaw ay magloko na.
Diba? At hindi rin excuse yan para kaya Ate Mabel na araw-araw naman na tayo magkasama kahit hindi na ako mag-ayos o kahit hindi ko nabatiin yung suot mo, kahit hindi na kita sabihan ng gwapo o maganda ka, asawa ko, ay ibibigay pa rin natin kasi dahil meron din talagang kakaibang kilig, diba, na nagpapaalala sa atin kung gaano natin na-appreciate ang itsura, ang mga ginagawa, diba, ang serbisyo ng ating mga asawa para sa ating pamilya. Diba? Mahalaga po yan na iparamdam natin sa kanila para hindi nakakapasok sa eksena yung mga katulad ni Cassie. Diba? Na sila yung nakapagbigay nung hindi mo na ibibigay as a partner, Ate Mabel. Oo. At ikaw rin naman, Randy, sigurado ako walang Randy na maghahanap ng atensyon sa kanyang sa piling ng iba, 'di ba? Kung naibibigay naman din ito ng asawa niya. Pero sabi ko nga hindi lisensya ito. Dumarating yung mga pagkakataon na ikaw mismo na naghahanap ng atensyon, ng pag-aaruga, ng pagmamahal ang dapat lumapit doon sa asawa mo, 'di ba? Para naman na ma-appreciate mo at malaman mo talaga ang totoong sitwasyon. Bakit ba siya hindi na malambing kasi busy sa trabaho? Bakit ba ako hindi na kami nagse-sexy time ng asawa ko? Ay busy pala siya sa pag-aalaga ng anak namin, 'di ba? Sa pag-aasikaso dito sa bahay namin. And then you learn to appreciate, 'di ba? You give out the compliment para sa partner mo at babalik din sa iyo 'yan. 'Di ba? Babalik din sa iyo yung attention na hinahanap-hanap mo. Diba? Minsan ho talaga, ganyan tayo kababaw. Pero sa kababawan natin, lumalalim at lalong lumalaki yung mga problema. Kaya kailangan maging smart tayo, no? Kailangan maging matalino sa pagsagupa at sa paggawa ng mga malalaking desisyon sa ating buhay, lalo na nga sa pag-aasawa. Diba? Siguro naman, ano, enough said na, Kuya Randy. Sa dami ng mga comments ng ating mga kapamilya at doon nga sa sinasabi ko na harapin mo yung katotohanan na papansin ka. Naghahanap ka ng atensyon kay Mabel. Feeling mo, ibibigay ito sa iyo ni Cassie, pero nagdududa ka eh. Diba? Sabi nga, when in doubt, don't. Diba? Kapag ka meron kang pagdududa, huwag mo munang gawin kung anuman yung malaking desisyon na yan. Diba? Pwedeng si Mabel ay makarecover, ang inyong relationship makarecover, or si Cassie, well, it's another start. Wala, there's nothing wrong with that. Kung talagang irreconcilable na, hindi na kayo mapagkakasundo ni Mabel. Diba? Okay lang rin naman yun. Pero ako, ikaw ba? Ano ba talaga? What is your definition of love? Diba? Yun yung tinatanong ko na rin kanina, no? Ano ba ang pagkilala mo talaga sa pag-ibig? Huwag mong sabihin sa akin na matanda ka na, marami ka na nakafling, marami ka nang nakarelasyon. Pero di ba, kaya ka palipat-lipat kasi you don't even know what the meaning of love is. I mean, in your own words, di ba, ano ba? Ang paano mo ba mararamdaman to? Kasi yung mga taong ganyan, may confusion sa kanilang mga sarili. 'Di ba? Wala naman talagang eksaktong definition ang love, mga kapamilya, no? We define yung word through our actions, 'di ba? At iba-iba tayo ng estilo diyan. Ikaw ba, Kuya Randy, nasubukan mo na ba talagang magmahal o puro kakatihan ng katawan? 'Di ba ang inuuna natin? Dahil magkaiba 'yun. Sex is just a part of love, 'di ba? It's not even called sex para sa akin kasi kapag ka mahal mo talaga yung isang tao, you're making love with that person, 'di ba? You don't make love with everybody. You just make love with one person, 'di ba? And all the rest, yun sex, 'di ba? Kahit na nakarami yan, kumbaga nagparaos ka lang, mas iba yung dating kapag ka make love, 'di ba? So ano ba definition mo talaga niyan? Medyo laliman mo pa. May edad ka na, marami ka ng karanasan, dapat mas matalino ka na, Kuya Ren. Nakasama niyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ PTJ Popoy. That's my Guapopoy. At pwede niyo po akong i-follow sa Instagram at MOR1019.
Popoy. Yan. At syempre, lagi nga po namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please stay happy. Bye!